may kwento ako. Isa akong babae. At gusto ko lang i-share itong karanasan ko. Isa akong single mom. 5 years na simula nang magkahiwalay kami ng asawa ko. Yung anak ko nasa poder ko. Pinapaalaga ko sa nanay ko habang nagtatrabaho ako. Mahirap, pero kinakaya ko para sa anak ko. 5 years na din akong walang partner sa buhay. Well, hindi naman ako masyadong malungkot kasi kapag naaalala ko yung ex-husband ko na ang tingin sa akin, I'm never enough. Pakiramdam ko, wala na siguro magkakagusto sa akin na pangmatagalan. Although, I take care of myself ngayon. Alam mo, palihim nga akong natutuwa kapag may mga nagsasabing, parang dalaga ka pa naman. And with that, I feel I'm enough. Bakit pa ako maghahanap ng lalaki? Baka panibagong bato lang ang ipupukpok ko sa ulo ko, no? And then, nakilala ko itong manliligaw ko na kaklasiko from high school. May mga paramdam na iba. Ay may mga paramdam ng paramdam. Pero hindi ko sila binibigyan ng time. Pero itong kaklasiko ng high school na lalaki, ang hinding-hindi ko binibitawan kasi alam ko na mabuti siyang tao. Siya naman, hiwalay din sa asawa. Wala silang anak ng kanyang ex, pero mas mukha nga siyang tatay kesa sa ex ko. May panlalait ba to? But, yung kindness niya ang nagustuhan ko sa kanya. And so, I keep him around. Lagi ko naman din sinasabi sa kanya, alam mo, manligaw ka na lang ng iba. Mate. Mate kasi classmate. Ay, mate! Sa totoo lang, dederechahin na kita, mate. Matanda na ako. Hindi na makinis. Puro kamot, medyo kulubot. Baka pag nakita mo yung tiyan ko, tumakbo ka. Sino pa magmamahal sa akin? Kaya naisip ko na lang din, okay na siguro na ganito ako. Pero eto, binibiro niya pa ako. Sabi niya pa sa akin, kaya nga sa mukha mo lang ako tumitingin lagi. Iba rin to bumirada yung classmate mo, ha? Sabay bawi na smile mo lang, sapat na. What? Marunong siya. Ewan ko ba? Pero lahat ng taong nakaka-appreciate sa akin, parang, alam mo yung pumapalakpak yung tenga ko sa kilig. Ay, taroy, kinilig ka pa dun, ha? Well, siguro yun kasi yung hindi ko naranasan sa ex-husband ko. Yung appreciation. Validation. Toroy! Nasabi ko na lang sa kanya, alam mo, sige, isang beses pagbibigyan kita. Malapit na! Magugulat ka na lang. At ako naman, sa isip-isip ko, try lang. Nakipag-date ako sa lalaking ito, and for the first time in 5 years, nag-open up ako sa isang lalaki. After dinner and wine, ako na ang nagyaya sa kanya na, tara, mag-check-in tayo sa Motorola. Eto na yata ang pinaka-daring na ginawa ko sa buong buhay ko. Nag-init ako. At tinanggal ko pa isa-isa ang OOTD ko sa harapan niya. Oy.
si mate nakaupo lang sa kama at nakatitig sa akin. Ay, kakaiba naman din ito si ate girl. May mga pakulo. Sabi ko pa sa kanya, handa ka na ba? Na-warningan na kita ha. Unti-unti ko palang tinatanggal ang butones. Ay, biglang niyakap ako ni mate. Sinabi niyang, I love you. Ay, ba't tumawa? And I love everything about you. Wala akong pake kung may kamot ka o kulubot ka na. Kahit wala pa tayong jurot-jurot, okay lang sa akin. Sabi niya pa, hindi naman yun kailangan. May kamay naman ako. Masaya na ako na pinili mo ako sa dami ng manliligaw mo. Mahal na mahal kita. Sa sobrang kilig ko, sa sinabi niya, hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Tinulak ko siya sa kama at di ko na pinalagpas ang gabi na kami ay magkapiling. Pero pagkatapos ng nangyaring iyon, wala na akong in-expect sa amin. Or siguro sabihin natin relasyon, ganon. Kung magpapakita pa siya sa akin muli, o kung hindi na, okay lang din. Nagkatikiman na eh. Hala! Nakuha niya na siguro yung gusto niya na ibinigay ko din naman. Pero kinaumagahan nun, andun siya. Nasa tapat na naman siya ng bahay namin. At masayang masaya ako. Dahil hanggang ngayon, andito pa rin siya. Ngunit hindi ko lang mabigkas. Hindi ko mas abi sa kanya ang salitang mahal ko din siya.